So all right. Good morning, good afternoon, good evening sa ating mga kababayan. This is a guide for August 26. All right. So medyo we're really in a difficult market, no, recently. Of course, mararamdaman niyo naman. Roll call tayo, may mga ano pa ba? Okay pa ba kayo? So again, this is Psei Recap, and before we do all of our analysis, punta muna tayo, no, yung ating lagi, no, itong ating quick word from our sponsor. Today we'll be talking about yung mga relevant topics, no, especially yung weather ngayon, medyo maulan dito sa Pilipinas, and of course yung mga ano naman main check. So again, quick word, no, Genesis chapter 7 verse 12-13. And the rain was upon the earth 40 days and 40 nights. In the selfsame day entered Noah, right? Shem and Ham and Japheth. Alright, so we have Noah. Tapos, we have Shem, Ham, and Japheth, yung tatlong anak niya. The sons of Noah and Noah's wife and their three wives of his son with them into the ark. So all right, everyone, I think, no, very familiar dito sa story of the flood, no, in Noah's ark. Of course, alam niyo 'yan. And I like to point out, no, si Noah, yung asawa niya, and then yung tatlong anak niya, may tatlo ring asawa. So overall, meron 8 na tao doon sa ark. So again, yung 40 days or the number 40 itself is very ano, it's very symbolic, no. Kapag sinabi mong 40, usually it refers to a generation, no. Tatandaan mo yung Israelites, no. They wandered for 40 years din. 'Di ba? So almost generation din yung ano. So symbolic yung number 40 na yan. And yung number 8 na yan na natirang tao nung after the flood. So, again, you're going to ask, no, ano ba yung relevance niya today? And ano ba yung mapupulot nating aral dyan, no? So, again, I was researching, no, and nagulat ako because tulad nga nung sinabi ko sa inyo, yung ma-incheck na yun, medyo mainit sa atin dito, eh, no? Sa mga Pilipino, ni-research ko, no, yung mga salita nila pala, hindi pala katulad natin yan na letter for letter. More on, ano sila, words, and more on, ano sila, pictures, no, or mga combination ng mga pictures, and then yun yung may meaning. So again, I'd like to disclose, I am not an expert in any way, shape, or form pagdating dito sa ano na to, sa mga Chinese letters or Chinese words. But I'd like to share, no, kung gaano paano naglilink yan sa Bible, o paano natin nakikita ang sa ngayon, no? Of course, ngayon medyo nag-i-increase na yung knowledge. Yung mga nakaka-discover din ito, probably mga Chinese din, and then nakabasa sila ng Bible, tapos naisip nila. Kaya pala ganun yung pinagmulan ng mga meaning, no? So, I just to, maraming salita, no? Ito, 3 sets of examples lang to, nakuha ko, and I think there's a book na meron nito. Isang libro to, dinidiscuss lahat ng mga salita, pinanggalingan ng salita, and how it relates to Bible. So again, sample lang, no? The word create, ito yung nakikita nyo. So, ayan, combination siya, no? So, speak, may kita mo naman, no? Speak yan, yung salita na yan. Dust, ito yung symbol ng dust sa kanila, eh, yung parang pa-cross na ganyan. And then walk. So, all in all, diniretso mo na, no, yung pictures, speak to dust, tapos life, tapos yung mud nagwalk. So parang ganun, 'di ba? Same sa Bible, it was God who gave breath to mankind, no, sa tao, yung clay na finorm niya, tapos naglakad. So Adam was formed. Yun yung kwento, 'di ba, sa Bible. And of course, look at this, no, if it's coincidence or not, or probably magugulat ka rin, no? Yung meaning ng garden,
Alright, so ang meaning ng garden is combination of 1, 2, 3, 4, no? 4 pictures, no? Or 4, ano? Hindi ko alam kung ano, pictogram yata ang tawag dito, eh, no? So, we have dust, we have breath, 2 persons, no? And an enclosure equals garden. So, ito na naman, no? Maiisip mo na naman, eh. 2 persons, yan yung si Adam and Eve, enclosed, no? Sa garden. And we have, again, yung dust and breath. So, alam naman natin na tayo ay nanggaling sa dust. And yan yung creation story, eh, di ba? Breath of life. And then, yung unang tao. And then, si Adam yon. And then, si Eve, ginawa sa kanya. Nandoon sila sa isang enclosed garden, no? So, again, ito malupit, no? Tulad nung binasa natin quick word kanina, yung meaning ng large boat or boat sa kanila is a vessel with 8 people. Diba? So, kumbaga parang ano eh, hindi mo ba naiisip yung binasa natin kanina? There are 8 people in the vessel, no? So, yung ibig sabihin ng boat sa kanila. So, lahat yan, marami pa actually itong word na to. If you would like to research on that or yung topic na yon, you might as well siguro Google, makikita nyo naman. But itong mga words or pictogram na to, nakita ko lang to, no, sa website na yan. So again, ang lupit, no, when you come to realize yung Bible, yung accuracy, and how it relates to other people and other nations as well, no. Magugulat ka. I don't know, sana kung may ganito rin sa atin sa Pilipino, may makadiscover rin. But of course, continuous na magkakaroon ng revelation and acceleration of knowledge. Diba? So ito, nakikita na natin. And do you think it is coincidence or not? Diba? So you have to decide. So again, ang pinaka main ano ko lang dito is you have to read your Bible, no? Para yung mga ganitong kalulit na detalye makikita mo. And you're going to realize na lahat ng sinasabi sa Bible is definitely true. So again, we're moving on sa Bible, which is 100% true. At this point in time, no, sa video ko, anything that I would say, you have to take it with a grain of salt. Of course, hindi ako yung pinaka-final source and hindi din naman ganun ka accurate, 100% yung lahat ng sasabihin ko. This is just a probability, this is just a study. If you want something 100%, you have to read the Bible, yun lang. And then dito sa trading, we're just in the realm of probability lang. Of course, so walang technical analysis ang 100%. Walang guru na makakapag-certify niyan. Ewan ko lang kung may nagki-claim ng ganon. So again, let's start. Of course, for the last 4 weeks, we have yung accumulated drop. Guess what, no? Negative 475 points. Kaya siguro kung nagtitrade ka actively for the past 4 weeks, napakahirap, no? Siguro sunod-sunod yung cut loss mo and masama pa, baka hindi ka nagka-cut loss, lumaki na lumaki yung losses mo. Again, etong ganitong mga sunod-sunod na week na puro ganito kahihirap, dito marami nagko-quit and eventually talagang they move on sa trading, no? Probably it's best for them and hindi nila na-gets, no, kung how dangerous itong trading and how risky, no? They all think of the profits, all of the mabibili nila sa profit, but they don't think yung gano'ng ka-risk. So again, yung nagiging major effect sa atin, no, sa local market natin, is yung POGO, no, yung offshore gaming. Of course, alam nyo naman yan, nasa balita yan, and yung tariff war. Recently, last week lang, I think nag-escalate yung China na naman for the US goods. Nagtaas din sila ng ano, ng tariff nila para sa mga hindi na ilista dati na item. I think US is going to do the same. No? They are going to ano eh, tapatan sila eh. So again, aminin man natin, no, apektado tayo dito, especially dun sa FOGO issue na 'yan. Yung mga offshore gaming sites, di ba? Kaya usually pag nandito ka sa Manila,
marami ka rin makikita ng mga insect, no, dito sa Manila. So again, stay defensive as always, and on the brighter side of things, after yung almost 4-week na decline ng ating market, we did have yung 94 points, no? We gained 94 points, we did close at 7889, no? But this may not be a good sign for reversal, yet to be proven, especially may recent disclosure yung, di ba, yung may check about sa tariff, and this might definitely escalate, if not, no? Or probably mag-dip tayo some even more, no? So again, if we're going to look, medyo talagang magulo rito. It's very noisy dito. Probably driven by fears, di ba? May mga nagpapanik. May mga nagbebenta na rito. So again, I'm going to say na we will be safe once we cross at least dito sa 8,000, no? If somehow, somewhere, no, yung 7,800 natin currently holds, then we'll probably take it as a good sign, no? Ang probably positively na inaasahan natin dito, at least mag-hold tong 7,800, mag-reduce yung candle or mag-minimize yung candle dito, mag-consolidate before moving on sa 8,000, no? At least pag sa 8,000 tayo, 8,1 level, I think we could definitely say na na-wave off na natin yung negative sentiment, no? But if not, tulad ng sinasabi ko, we're probably going to dip dito sa 7.5 or 7.6. So again, ang ating move of the week, of course, yung recent na IPO, we have yung Capwealth Property Philippines. I think this is based on Cebu. If napabili ka nung probably nung Friday, medyo minalas-malas ka from 23, no? Ngayon nasa 15 na lang, and yun ang delikado, no? When you are doing day trading, tapos medyo na hype ka rito sa Capwealth, ang laki ng talo mo, no? That's almost 8 points. And mas lalong malas-malas kung dito ka nakabili sa 26 or 27. So again, Capwealth, I think first runner-up natin for move of the week. We have also yung PPG. We did have yung 50% movement na nangyari, no? So recently na close siya last Friday ng 7.84. So paano ba natin itatakal tong PPG in Capwealth? Alright, so for the next week, if wala masyadong other stocks na mag-iingay, wala masyadong stocks na news driven, and the market would be continued to be plagued by the bearishness, no? Ganito yung mga sangkap or mga scenario na tumataas ng mga stocks na ganito. So alam naman natin yung PPG, medyo may istorya pa nga to, 'di ba? With the EC Energy pen, 'di ba? Last few months, probably itong move na ito, definitely parang kumbaga sa ano, wala silang ibang makita na pwedeng laruin na volatile. Ito yung napapag-anuhan nila. Napapag-anuhan ng mga traders, especially mga day traders. So, again, let's wait for... So, Monday ngayon, wala tayong trading. So, let's wait for Tuesday and Wednesday. Usually, pagka ganito, dapat after 3 days, liliit ng liliit yung candle na yan. Ito sa PPG, probably dito tayo mag-aabang, no? Sa 7... no? Dito sa bandang 7 to 750, tingnan natin kung magmi-minimize yung ano niya. So dapat by Thursday, if we see na during opening medyo maganda yung ano, pwede na tayong pumesto. Or at least usually pagka ganito, magko-consolidate muna for at least sa 2 weeks, 'di ba? 10 trading days. And then after that, if after 10 trading days hindi pa rin siya umangat, then mas lalong lumalaki na yung risk na it will probably dive down even more. So again, the best scenario is after 3 days or probably Thursday,
this week na yon, pwede siyang tumaas, or the next following week, no? Week and a week, dun pa lang pwede tumaas after 10 trading days. Yun yung mga play na pwede natin makita dito, no? After initial run-up na ganito. But then again, I have to tell you, this is a very, very risky stock. And if you are very, very, if you're not very careful, this could wipe you out very big, no? So again, if you are going to play this KPI and PPG, at least try to a minimal level, or if not, avoid it at all. So again, yung ating sentiment would probably still bearish, no? 4.5. And again, tulad nga na sinabi ko sa inyo, if 7.8 holds, we'll welcome it as a positive sign. Otherwise, we are bound to test yung 7.5-7.6 level. Anyway, yung 7.6 level, it was already tested, but tumaas nga siya yung sa level na yon. But I do not think na hindi pa to yung pwede natin masabi na very safe na tayo, no? Recently, medyo matindi talaga yung ano, negative news, especially sa atin sa local market, na apektuhan talaga tayo. So again, these are the stocks that we should probably watching, no? And hindi mo rin masasabi na it will materialize, but at least once na makita natin na yung naisip natin is forming, then we could probably put some trade. Again, ngayon, sa ngayon, if you're lost a lot, no, sunod-sunod yung talo mo, talagang ganon, mahirap yung market ngayon, but sana you are already managing your portfolio para hindi pa lalo lumaki na lumaki yan, no? Kung medyo hindi ka in sync with the market, probably liitan mo muna yung initial size mo. Probably ihatiin mo, or if not, i-25% mo lang, no? Yung usual position mo. So again, ito yung usually yung cap and handle, no? So ang scenario natin dito, nag-close siya ng 7.19, no? For IDC, although hindi ganun kalaki yung trade volume niya, maganda siguro muna rito kung at least we wait for yung handle to form. Probably, ito na yung handle, eh. You could definitely see na probably ito rin yung handle. But, just to be safe, hintay mo muna na ma-clear tong 7.98 area. No? Baka mag-pullback pa yan dito ng isa pa, eh. And then, after that, pag break ulit ng ganon, especially with big volume, dun ka pwedeng umenter, no? That is the classic play para sa cap and handle, no? But mahirap kasi i-predict sa ngayon kung magtutuloy-tuloy or probably baka mag-pullback muna. But yung pinakamaganda dyan, lagay mo sa watchlist mo, araw-araw bantayan mo, and then once na makita mo mag-break sa 8, then at least, no, doon ka pwedeng mag lagay ng position mo. Especially yung 7.9 malapit sa 8. 8 is a whole number. And usually yung mga tao nandoon din nagbebenta. So medyo kumbaga sa ano, pagka lumagpas ka na doon, nag 8.10, 8.20, mas malaki-laki yung chance mo na magdire-diretso na siya. So again, that's IDC. Of course, alam niyo naman kung gaano rin ka-volatile tong IDC. If you watch ito, di ba? Nag free fall din siya rito. So be careful with IDC. So next on our watch list, ito medyo low volatile but slow moving, FPH. So after the initial run up ng FPH, di ba? If you remember, dito sa 79 nandito tayo, eh. Kung nahuli mo to, movement na to, yung big volume na to, kung nahuli mo to, you were able to at least sell dun sa 92, at least 90-92 area. Maganda-ganda na yan. Right now, no, medyo nakikita natin there are some willing buyers around the 80 area, no, hovering dyan sa FEH na yan. Now,
what we want to see is a retest dito, no, sa 80 area for a pH. At least we could definitely check out yung 80.60 or 81.15. Let's see kung ano yung magagawin yan, FPH, and then pwede na siguro pumesto, no. So eto maganda-ganda, much more better story wise and fundamentally wise. Itong FPH medyo mas solid naman, no, compare mo sa IDC, no. So again, hinahanap natin is a retest, tapos once we see na medyo nagre-resist siya rito, it's probably a good support and doon ka pwedeng bumili, no, for initial spike, no. Yung hinahabol natin ngayon doon, yung mga initial spike na ganun. So next on our watch list, of course, this is a proper pullback SLI. I don't know if this will be negatively impacted with the POGO issue as well, because this is a proper stock. But I could very well remember, no, yung we were nakita natin to na sa 1.40 pa eh dito sa area na to, no. Yun nga lang, for me, I was not able to hold very long dito sa SLI kasi may nakita rin ako ibang opportunities. But right now, no, medyo maganda-ganda at nag-pullback siya. SLI would definitely be a good risk to reward, no, kung ma-hold niya yung 228-234. So again, SLI 228-234 yung pwede nating makikitang pivot point around this area. And let's see kung maapektuhan siya. But if hindi mag-hold yan, definitely mag-out ka na agad. Kasi pwede mag-slide down yan dito. Around 2. Dumire-diretso na yan. Kasi hindi natin alam, no, kung ano yung exposure niya when it comes to the FOGO issue as well. So, with that, we have yung whole seam. Of course, ito yung probably, if not, one of the safest. Ang problema nga lang dito, hindi siya ganun ka-volatile or hindi siya ganun ka-explosive ngayon. Probably resting, but now we're seeing slight movement pataas. Last 3 trading days, diba? Medyo nagpapakitang gilas. Maganda rito, siguro, katulad din nung we see with kanina for a retest, yung FPH, diba? Parang ganun din siguro yung pwede nating asahan dito. Baka naman pwedeng mag-retest, at least ma-hold niya yung 1450 area. If not, kahit sa 14 ka makabili, that's a very, very good buy. But if not, siguro ang gagawin dito, consolidation, triangle dito, around 14.7, diba? So, before, mag-spike yan. So, again, may nakikita tayong selling resistance dito sa 1550 to 16 area. Probably one of the safest, if not, no, itong whole scene, because napansin mo naman, dapat dito sa consolidation area niya, nung naglabasa na yung mga negative news, hindi rin siya masyadong naapektuhan. So, that's going to tell us na marami, if not, yung mga institution is probably holding yung whole scene. But of course, be very, very careful, no? Baka naman ang gawin mo, dahil lang sa narinig mo sa akin na safe to, baka naman bigla kang mag 100% dito sa whole scene. Of course, hindi natin alam, no? Definitely, you shouldn't be trusting, no, sa mga analysis mo or even sa analysis ko. If you would like to view it as well, yung General Electric, one of the big and strong names ng Dow Jones, one of the dati siyang component ng Dow Jones. Kumbaga sa atin, dati siyang kasama sa PSEI, ngayon was already kicked out. General Electric, no? Siguro may ma-research nyo sa Google. Panoorin nyo kung paano siya nag-fall down, no? So, wag mong isipin yung isang company na who's been doing good historically will continue to go on, no? Ngayon, medyo hirap na yung General Electric and it was booted out sa Dow Jones index, no? So, again, be very, very careful. So, again,
Of course, next on our watch list would be if talagang ang pangit ng chart na to eh, sa totoo lang, hindi ko rin ititrade to kung ako eh. But if not, kung wala tayong ibang makikita talaga na possible na pwede nating i-trade, MPI, ito kasi defensive eh. So again, tumataas siya. I've seen a recent spike dito sa MPI. So for MPI, ang gagawin lang natin dito, very slow moving to eh. So at least sasabay lang tayo dun sa big funds. Probably dito sa 4 point, below 4.90. Doon tayo pwede mag-abang eh. No? So 4.90, siguro pwede na nating abangan yung MPI. But probably if not, I wouldn't trade it. No? Ang pangit din ng chart. Sa totoo lang. But yung recent activity na nakikita natin dito, probably signifying na paunti-unti, nagta-transfer sila dyan. But of course, we didn't know as well, no? And last but not the least would be MEG. Of course, POGO issue. A lot of traders were forming around this area. But nagkaroon ng disclosures, no one could probably... kasi na-control na rito eh. Nag-tight candle na rin siya rito. And then, nag-breakout yung news. Again, bumaba na naman yung MEG, no? Currently is holding 4.80 area. So again, if maging very persistent pa rin yung negative sentiment sa MEG, then, pwede na nating abangan to sa 4.40, 4.20 area. Ito sa green area na to. That is a very, very good time to accumulate dyan sa area na yan. But let's see. Let's see kung magpe-persist pa rin yung negativity dito sa MEG. Ang daming na-trap dun kasi sa area na to. And no one could ever catch those yung disclosures na mga ganun, no? Of course, maraming salamat sa inyong panonood. Again, be very, very defensive. And kung ano man yung narinig nyo rito, double check, triple check if possible, and then yung final decision should rest upon yourselves. So again, maraming salamat sa panonood. This is Psei Recap. Maraming salamat.